So, good day everyone. This is a recorded video of your module 11. So I'll be discussing about the trusses, frames, and machines. Internal forces na nararamdaman ng structure natin. So kung may mga questions kayo last lesson, those lagi ko sinasabi no, huwag kayong maya or don't hesitate to ask me kung may questions about dun, okay? So ngayon, pag-aaralan natin yung trusses, no, frames and machines ng isang structures natin. So recap muna, no, force system natin, no. So we have four force system, no, ano nangyayari sa mga structures natin. First is the complainer. So yung complainer, napagdaanan natin siya sa plate natin kung saan nagkakaroon ng various forces, no, applied dun sa plate natin. Yung concurrent naman, no, the lines of action pass through a common point. So, nangyayari din yan kapag sa mga reactions natin, no. And then, parallel naman, the lines of actions are parallel. Nagamit natin to during our formal distribution, no, ng forces natin sa isang beam. And then, non-concurrent forces naman, the lines of action are neither parallel nor intersect at a common point. So, magkakaiba yun, no, itong sa non-concurrent. So ngayon, mag-focus tayo dito sa concurrent, which the lines passes, no, through, no, a common point. So mamaya i-discuss ko kung anong mga yun. So first, ano muna ang truss? So truss is one of the most significant type structural structures. So ginagamit natin ito usually, no, makita natin sa mga buildings natin, sa mga bridges natin, sa mga architecture. So sa aeroplano, meron din tayong mga ano, meron din tayong mga structures, no. So a truss is a structure consisting of slender members at their endpoints linked together. So ano siya, connected sila. So the members quite used in building are wooden struts or metal bars. So meron tayong iba't iba dito, nakita natin sa mga bridges natin, think prat, meron tayong hole pink, no. So typical roof trusses, okay, so typical bridges trusses, ito na yung makikita natin sa mga mahabang bridges. So Baltimore, K-truss, we have the stadium here. Now, ito naman is other types ng trusses natin. So nakita din natin yan hindi lang sa mga bridges natin, kundi sa mga iba't iba pang structures na makikita natin sa paligid. So simple truss. So a truss is a structure composed of, yun yung sinabi ko na kanina, no, na slender members joined together at their endpoints. So ang planar truss lie in a single plane. So kanina, sinabi ko ano yun, di ba, yung complainer and concurrent. So sa planar trusses, magagamit mo siya in a 3D, no? Magagamit natin siya sa 3D yung complainer kasi isang plane lang to, no? Yan. Lie in a single plane are often used to support roofs and bridges. Ang simple trusses naman, constructed by expanding the basic triangular truss. So meron tayong triangular dito and tumudoble lang siya, may kaulit triangular dito. So magagamit mo talaga dito na yung basic laws o parallelogram tsaka triangle law natin. So ano ang assumption ng design, no, ng isang truss? So all loading shall be applied to joints. So dapat yung mga forces natin, no, magkakadikit sila, no, aligned sila, which is doon nag-a-apply yung mga members natin doon sa mga yung weight natin doon sa mga members natin. So if the weight is used in the study, however, it is generally reasonable to use as a vertical power with half of its magnitude added to each end of the member. So, nahati-hati mga forces mo dun sa mga members mo. So, next assumption ng isang design, the members are connected by smooth pins. So, connected siya ng mga pins natin or gusset plate, no? So, makikita natin yan as shown in sa figure natin. So, simply by passing, no, a large bolt or pin through each of the members. So, we may presume that these links serve as pins provided the joining member center lines are concurrent. So, acting on a single point, no? So, dyan nag-act yung mga forces natin. So, meron din tayong assumption ng mga members natin. So, because of these two assumptions, each truss member will act on a member of two forces, which we have tensile force and compressive force. So, if the force tends to lengthen the member, so pulling apart, no? Pinupull niya apart, tensile force or tension. While sa compression naman, no, sinushorten niya yung force which acting together, no. So ito away, ito naman sa together. So
nagko-compress siya. So compressive force, no? It is necessary to state in the actual design of a truss whether the force is tensile or compressive in nature. So often members of compression, no, must be made thicker than members of tension due to the buckling or column effect that happens while a member is in compression. So yung buckling na yan, mapagdadaanan yun sa strength of materials, you know, or sa dynamics, no? So alamin nyo muna, no, kung ano ang tension force and compressive force. So ito na yung assumption natin design po sa ano lang sa summarize o madaling itindihin. The weights of the members are negligible. So hindi mo sinasama yung weight ng mga members mo. Kasi sa yun nga sinasabi ko sa strength and materials, sinasama mo siya. So sa susunod, mapatatakan nyo yun sa next na subjects nyo, no? Sa third year or fourth year. So the members are joined together by smooth pins and the applied forces acts on the joint. So isa sa isang joint lang siya. So each member of truss is a two force member. So lagi dalawa yon nangyayari sa kanya. Okay? Pero sa solvings kasi doon tayo nag-assume. So para mas maintindihan natin, mamaya i-explain ko kung ano. So ito na yung sinabi ko kanina, yung simple truss, no? Three members are pin connected, they form a rigid triangular truss. So triangular truss lang siya. So the truss that is supposed to be rigid means truss isn't going to collapse. So attaching two additional members and linking them to the new joint D, no? Naglagay ka ng bagong joint, mas malaki na yung truss mo. So this process can be replicated as many times as needed, no, in order to shape a truss even bigger. So sinusupport natin yung forces natin acting sa truss natin. So if a truss can be designed by so extending the basic triangular truss, it is called a simple truss. So simple truss yun, no, nagdagdag ka dun sa triangular trusses natin to support the forces. So first, no, sa pagsosolve, kasi meron tayong dalawang way, no, sa pagsosolve ng forces natin sa members ng trusses natin, which is yung first is the method of joints and second is the method of section. So ito muna, first is the method of joints. So in order to evaluate or construct a truss, the force in each of its members needs to be calculated. So alamin mo yung forces dito, no, sa ano natin, sa truss natin. Kunyari dito, we have BA, meron kang force na BA dyan, meron kang force na BA, meron kang force dito na AC. Kasi di ba ang sinosolve natin, guys, is palagi is yung reaction forces lang muna. Diba? Lagi natin sinosolve yung reaction forces. Ngayon, isosolve na natin kung ano yung forces na nararamdaman ng mga trusses natin. So dito, meron kang force AC, and dito naman is member your force BC. Kasi nga, connection, connecting siya sa from your point B to point C. Ito naman A to point C and B to A. So, as a result, no, same pa rin siya, same summation of your forces must be equal to zero para masabing mo rigid siya or in equilibrium. So, there are three forces acting on the pin, namely the 500 Newton force at the forces by members BA and BC. So, meron tayong dito, meron tayong structure dito, no? So, for mamaya, no, sa further examples natin, mas maintindihan natin. So ito, tawag dito, overview kung ano yung mangyayari. So each joint is subjected to a coplanar and concurrent force system. So sa isang plane and sa isang point. So mamaya, makikita natin kung ano yung mangyayari. So the free body diagram na pins natin dito, shown in our figure, no, pooling of the pins. So pipili ka ng isang point na kung saan nag-act yung forces mo, which is concurrent. So dito sa ano natin sa point B, at point B yung FBA natin or yung force natin from B to A is tension, no, whereas ang FBC naman natin is pushing on the pin. So constantly member B, BC is in compression. So ito, no, kasi guys, no, kung mag-assumption kayo, kailangan yung magkaroon ng assumption sa isang member or isang point na kung saan, no, sa isang pin kung saan ang forces niya ay acting doon. So kunyari dito sa point B, meron kang given kanya ng 500 Newton going to your right. So kailangan magkaroon ng reaction, no, yung 500 na to, which is magkakaroon ka ng tension dito kasi pulling siya pababa and compression na nagsusupport dito sa FBC. So these effects are illustrated clearly by isolating the joint with small member segment attached on the pin. No, the push or pull on this small segment indicate whether the member is in compression or tension. So, depende to, guys, no, kung paano ka mag-assumption. Pero, kadalasan kasi,
ang forces natin, kunyari may forces tayo na pa going out or palabas, yung reaction mo no ng isang mong members is going out then no, which is itong FBA natin, which is tension, and nagsusupport dito na FBC natin is compression kasi going siya dun sa forces na kung saan siya nanggagaling no, sa point na doon no, kasi meron kang force doon no. So yung support nung ano natin nung members natin is papunta doon sa point natin sa B. Okay? So ito yung naging assumption no. Next is that sa BC natin makita natin dito na kung saan meron kang 45 degrees no. Paano mo nakuha yan no? By meron ka dito angle. Pero ito guys 2 by 2 lang din yan no. So meron kang 2 dito, meron kang 2 dito. Okay? So makuha mo yung 45 degrees diyan, okay? Next, so when using the joint method no, or method of joints, always start with a joint that has at least one known or so lagi kang magkaroon ng two ay per, isang known na forces. So at most two unknown forces that is application ng summation of forces natin no. So mamaya no malalaman natin yon by discussing lang din ng example. So dito conceptual lang siya muna. So for example no, B must push on the pin na compression natin since its horizontal components which is FBC sine 45 must be balanced sa 500 Newton force natin. Likewise, yung FBA daw natin is a tensile force since it balances the vertical component na cosine 45 which is yung sa FBC. Okay? Kasi binabalance yan. No? Need maging balance and maging equal or is in the state of equilibrium. So, in more complicated cases, the sense no of an unknown member's force can be assumed. Then, the assumed sense can be checked no, from the numerical result after applying the equilibrium equations. So ito kasi yung equilibrium equations natin, guys, no, summation of our forces. So a positive response no indicates that the interpretation is right, while a negative response no indicates that the interpretation shown in the FBD natin must be reversed. So kapag naging negative yan, i-reverse mo yung whether it is negative or positive, okay? So kapag naging positive nga yun, no, yung summation of forces natin, tama yung interpretation natin no, na kung saan yung tension natin and ang compression natin is tama. So sa akin guys no, parati kong iniisip yun no, kailangan lang magkaroon ng counteract ko no, nagka-counteract dun sa isang mong members no. Hindi pwedeng kunyari ito. Kunyari, may 500 ka Newton dito, hindi pwedeng itong si FBA mo at FBC mo is nandun din sila pareho. No? Dapat, na isang member dyan ako saan nag-counteract dun sa given mo. No? So, ito, sinabi niya na nag-counteract siya dun sa 500 Newtons and ito naman, nag-support siya dun sa FBC or sa point B mo. Okay? So, depende yun sa assumption nyo, guys. Okay? So later on mas madi-discuss natin yung kung ano yung pwede no during sa pag-assumption natin. So more examples lang and practice. So always assume na yung ano natin ano members natin force acting on the free body diagram of the joint are in tension. So that is the forces pull on the pin no. Achieve the numerical solution of the equilibrium equations will yield positive scalars for tension members and negative scalars naman para dun sa compressed members natin no. So upon finding an unknown members, use the correct magnitude and meaning no ng T or C on subjected free body diagram. So importante no na by joints natin, by joints from point B, makita mo dito no sa example natin, by point B, A at C, dapat magkaroon ka ng assumptions no ng forces mo acting sa isang concurrent point. So procedure for analysis, so same lang din, gagawa ka ng free body diagram, then use one of the two methods above to evaluate the sense of an unknown. So pag nakakita ka ng free body diagram, mag-start ka ng point na kung saan given ka ng isang point, then magkaroon ka ng summation of forces. So place X and Y axis in such way no, the forces on the free body diagram can be quickly resolved into their X and Y components no, na kung saan mahanap mo yung unknown natin. So okay lang yun na may dalawa kang unknown sa isang point. Okay? So continue analyzing each of the other points using the calculated result. Note that the member pushes on the joint is compression. So papunta compression and member pulls no sa joint natin or yung outward force is the tension no. Be sure to pick a joint with e ito siya sabi dito with e
maximum of two unknowns and at least one known forces. Kasi masusolve mo siya by a summation of forces lang. So, meron tayong example dito, dun sa kanina natin. Sabi dito, determine the force in each member of the truss shown in our figure. So, alamin natin yung force from BA to force of your AC and force ng BC mo. So, hanapin natin yan by using method of joints, okay? So, since we should have one more than unknown forces, the joint, at least one known force acting there, we'll begin our analysis at joint B kasi since given na tayo doon sa point B natin. So, kanina, na-draw na natin yung assumption natin doon sa joint B. So, we have 500 Newton to the right, FBA to the downward, and our to the left na FPC, upward to the left. So, summation of forces natin, FX, no? Which is horizontal, is equals to 0. So, 500, so alam natin na ito, 500 to the right, so equal 500 newtons minus, no? Which is ito naman, FBC is to the left natin. So, FBC, sine 45, no? Is equals to 0. So, itatranspose na natin yan and makakuha tayo ng FBC is 707.1 newton. So, makakuha na tayo ng isa, which is, ang FBC natin is compression. And then, summation of forces ulit tayo, kaya ng sinabi ko na summation of forces lang tayo ng y at x natin. So, sa y naman tayo. So, summation of forces na positive upward. So, FBC, alam natin na itong FBC is positive. So, positive FBC cosine 45 kasi nga upward tayo. Yeah, cosine 45 minus FBA because of our FBA is downward. So, kapag pa-downward na siya, no, FBA is equals to 500 newton on, di ba nakita natin naging positive. Ibig sabihin, tama yung assumption natin, no? No, na compression ito at ito naman is tension, no? So kapag nagkaroon ka ng negative dyan, yun yung magiging compression mo or magiging compression mo kasi nga mali lang yung assumption mo. Pero tama yun, no? So babaguhin mo lang siya in case of your arrows here, okay? So FBA naman is 500 newton. So, nakuha na natin yung forces natin ng BC and nakuha natin yung BA natin, no? Next, ang hanapin naman natin is yung force natin sa CA. Since given na tayo ng BC and given na tayo ng BA, doon naman tayo magkakaroon ng assumption or forces that acting on our point C. So, meron tayong tatlong forces, wala na tayong isang known, di ba? Alam na natin na FBC is 707.1 newton. And then, mag-summation of forces ng ulit tayo na horizontal. So, alam natin, ang horizontal natin na FCA. So, FCA negative to the left, no, plus dun sa pa-right natin, plus 707 na FBC cosine 45 newton. And, makukuha natin, acting na FCA is 500 newtons. Okay? So, nakuha na agad natin yung 500 newtons natin, which is tension. Kasi palayo siya dun sa point C natin. And, ito naman, may acting ka na CY. Okay? So, summation of forces ulit tayo, no? Vertically, makita natin dito summation of forces at y or vertical but positive dong yung CY natin is positive so CY minus no ito naman pa down no yung force natin ng FBC sine 45 which is vertical no component natin and makakuha tayo ng CY is na 500 newtons okay so dito reaction ng 500 ano natin ang CY natin is 500 okay so joint A naman, kukunin natin yung reaction dito from our point A, no, which is acting dun sa A natin or sa pin natin dito. So, from joint A, makita natin na ang FBA natin, alam natin ang FBA natin is 500 newtons and then ang FCA natin is 500 newtons din. Since ito guys, na makita nyo dito sa figure natin, nagkaroon tayo ng assumption diba sa point C na kung saan ang FCA natin is tension, no? And yung dito naman, no? Ka-counteract yun from point A, no? So, magiging tension din to, guys. Okay? So, pulling apart, no? From each other dun sa point natin. And yun din ang mangyayari sa AY natin and AX, no? Para maging equal siya. So, summation of forces ulit tayo ng horizontal. Makuha natin is 500 newton minus AX, no? Kasi hanapin natin to since ang AX natin is just equal to your 500 newton. Okay? And then, ang summation of forces naman tayo ng positive ng vertical, makakuha natin is
same lang din, which is 500 Newton. So, yun yung mga forces acting sa figure natin. So, we had FBC, FCA, CY, AX, AY, and yung kanina na nasolve natin, no? So, the result of analysis are summarized in our figure. Makita natin dito. Note that the free body diagram of each joint or pin shows the effect of all connected members, no, sa external forces natin applied sa joint natin. So, whereas the free body diagram of each member shown only the effects of the end joints on the members. So, makita natin yung members forces natin na nag-act sa members natin and reaction natin dun sa mga pins. Okay? So, ngayon naman, no, mamaya magkakaroon tayo ng example. No? So, ito kasi kailangan din natin siyang malaman, no? Yung zero force members. Yung zero force members lang naman, guys, sinasabi dito na kung saan yung isang support mo is zero yung force niya. Kumbaga, hindi ko sinasabi unnecessary siya doon sa trust natin, no, hindi siya unnecessary. Necessary din siya in case, no, nagkaroon ng different force na nag-a-apply doon sa trust natin. So dito naman, guys, no, na inaalam lang natin na kung saan meron tayong force, ano yung mga force na hindi nagsusupport doon sa trust natin, no? So makita natin dito, no, we couldn't have come to this conclusion if we had found the free body diagram of joints F or B simply because at each of these joints there are 5 unknowns, okay? So isa-isahin natin siya, no? So summation of forces natin, na kung saan meron tayong summation of forces natin from point A, no, na kung saan ang FAB mo is equals to 0 and FAF AF mo is equals to 0 din. Itong dalawang to, no? So nag-assumption ka na kasi wala kang forces na nag-a-apply dito, no? Ang forces mo nag-a-apply lang dito sa kabila, okay? So consider similarly the joint D, no, free body diagram. Here again, the DC and DE are part of 0 members. So makikita mo dito, guys, no, sa DE natin. So DE, so dito sa D, nag-acting tayo ng forces dito. So FDC, no, and FDE mo is walang force na nag-a-act din. Bakit? Kasi walang forces na nag-a-apply. So meron ka ng dalawa dito, no? Kasi tatlo, 'di ba? Sabi ko, 'di ba, sa method of joints, meron kang dalawang forces na nag-a-apply sa isang point. So kapag nag-a-apply ka dito ng isa, na ay dalawa lang, zero yung members mo dito, zero din dito, no? So kapag drawing natin 'yan, no, wala tong itong wala tong part na to and wala tong part na to, ang forces lang na nag-a-act, no, doon sa mga members mo is yung F, E, B, tsaka C. So ito lang yung talagang nagso-support, no, doon sa load mo or doon sa force mo nag-a-act sa points mo. Okay? So itong dalawang to, wala siyang kwenta. Hindi ko naman sinasabing walang kwenta, but unnecessary siya doon sa part na yon na kung saan nagkaroon tayo ng force na load doon sa C. Okay? So ito yung talagang nagso-support lang is yung itong structure na to, itong part na to, yun lang yung nagso-support sa kanya. Okay? So now consider, no, the truss depicted, no, dun sa figure 9 natin. So ito naman another example. So display the free body diagram at the point of point D. So dito naman daw, no. So by orienting the y-axis along sa DC natin and DE members and the x-axis along members DA, it is shown that the DA members, no, of zero force. So notice that this also applies to member CA. So makikita natin dito na kung saan sa DA natin, no, wala tayong force na nag-act dun sa sa force natin. So titingnan niyo lang, guys, no, horizontal force lang dito. Saka ganun lang siya. Okay. So diagonally kasi ito yung nakalagay dito, diagonal. Pero kung titingnan mo, x and y lang din yan, no? So parang tinilt mo lang siya. Tinilt mo lang siya nakakagalot. So FDA natin, no, kung summation mo versus summation of forces ka, 0. And dito naman sa FDC mo, is equal yung FDC and FDE mo. Pero, meron kang force pa rin dito, pero hindi siya 0. Ang 0 mo lang is yung sa point D, which is yung sa D to A. Okay? So dito din, na sa point C natin, makakita natin na kung saan, no, ang forces acting sa sa FCA natin is 0 din, no? Makita mo dito, yung FCA na to, okay? Diagonally lang din yan. So, assumption natin is 0 din, but our FEY, no? Or our diagonal sa kabila or yung horizontal natin, kung titingnan mo lang natin naman yan, kasi nakaganyan lang yan, no? Is equal din yung FCB natin to FCD. So, diretso-diretso na to, no? Na may reaction siya. Sa FCA naman, no,
dun sa FCE natin, 0 din siya. Okay? Since the sine theta is equals to, I is not equal to 0. Okay? So, yung body lang talaga nagsusupport dun sa force natin dito is just the EAB na joints. So, sila lang talaga yung nagsusupport. No? Zero force member to, yung kanina, yung dalawa. No? So, ito lang talaga yung diagram mo, no? Na kung saan yan yung nagsusupport. So, kapag magdodrawing kayo, kunyari, nasold nyo na siya, nakuha mo yung members, idodraw mo kung saan yung zero members. No? Hindi mo siya isasama sa drawing mo sa final. Okay, kapag sinabi na i-anong siya, i-drawing mo yung after, no? After mo malaman yung forces applied dun sa mga members mo. Okay? So, meron tayong example dito. So, dito guys, no, actually mix dito yung members natin from our zero members tsaka dun sa method of joints natin. So, using the method of joints, determine all zero forces force members of the pink group trust shown. Assume all joints are pin connected. So, first, no, sa point G natin, so, yun na muna, no, titingnan mo muna kung saan yung mga forces na nag-a-up dun sa ano natin, sa figure natin. So, alam natin na may force dito, ibig sabihin, may force acting sa BH. Kung titingnan mo dito, no, kung titingnan mo dito, no, may force na nag-a-up dito sa H mo, tsaka dito, tsaka dito, tsaka dito. Okay? So, kung titingnan mo yung forces natin dito, guys, no, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. So, lima ang titingnan mo sa point C. No? So, di ba sinasabi lang is 2 or 3, di ba? So, lilipat tayo dito na kung saan wala pa nag-act na force and ang i-assume natin na point na walang reaction is to point G. No? Kasi tatlo to. Tatlo yung forces niya. No? So, titingnan natin siya. So, sa point G natin, we assume that sa point G, meron tayong forces acting na kung saan nag-react siya dun sa 5 kilonewtons natin. So, FGC, FGF, and FGH. So, sa summation of forces natin na vertical, so wala tayong forces dito, and we assume that FGC is equals to 0. So, hindi nag-a-affect no, yung GH, your force from G to C. Is equal, di siya, zero member siya, di siya sumusupport dun sa 5 kilonewtons natin. Now, realize that we could not conclude that GC, no, is a zero force member by considering joint C where there are 5 unknowns. So the fact that GC is a zero member, zero force member means that the kilonewton load at C must be supported by member C, B, C, H, C, F, and C, E. So kung alam na natin na hindi nagsusupport to, alam dapat ang CH natin, C, F, at C, D ay nagsusupport dun sa 5 kilonewtons natin dito sa taas. So, ano naman tayo dito sa point G natin or sa joint D natin. So, FDC, FDE, and FDF. Okay? So, kung ito-drawing mo yan, guys, no? Katulad ng sinabi ko kanina, summation of forces ka. So, ito yan, gagayin mo siya. So, meron kang vertical, meron kang horizontal, no? Which is, ito yung FDF mo, and FDC, and FDE. Okay? FDE. So, summation of forces natin, wala ka pang forces acting dito kasi nga hindi mo pa sinasama to yung 5 kilonewtons kasi 5 yung unknowns dito. So, masasabi natin na summation of forces natin vertically is equal to 0 then which is yung FDF natin. So, dalawa na yung 0 members natin. First is yung the C, G, and itong DF. Okay? And alam natin na ang DC and DE ay nagsusupport dun sa point C natin. So, next natin is sa point F. Since nakuha na natin ito, yung dalawang to, no, yung members dito, acting dito, try naman natin i-summation of forces natin dito sa point C. Okay? So, summation of forces vertically. So, since nung cosine F, FC natin, ito, is not equals to 90 degree, isa lang siya, no? Isa lang yung forces natin. So, alam natin na ang FDF natin is 0. So, automatically, ang FFC natin is 0. Then, wala rin force na nag-act dito dun sa point C natin na nag-redirect. And, kapag dinrawing natin siya, no, kasi yun na yung forces mo na acting doon, so, ang FGC mo is 0, FDF mo is 0, and F force at FC mo is 0, then, ang members lang natin na nagsusupport dun sa buong member, buong ano natin, is from point A, B, C, H, D, and E.
So yun lang yung nagsusupport talaga dun sa forces natin acting on the point C, which is yung 5 kilonewton and yung 2 kilonewton sa B natin. Okay? So yan, no? Yung red na yan, yan yung hindi kasali. Hindi sila kasali dyan. Okay? So mali. Yung pagkakadraw ito dito. Okay? Ganun yan. Okay? Now, kasi may activity ako sa face-to-face, no? So, i-discuss ko na lang din to. So, determine the force in each member of a truss. State if the members are in tension or compression. So, malaman natin dito kung meron tayong zero members or and yung forces natin. So, kung makita mo, dapat may force tayo ng AD. Ano yung force AD natin? Meron tayong force AB. Force AB. Meron tayong force F, DB. Ang force DB dito, DB, and force BC, meron tayong BC, BC, and force DC. So, lima. Okay? Hanapin natin yung iba. And may reaction tayo dito na isa, which is sa roller natin, and dalawang reaction dito sa C. Okay? Now, una, mag-summation moment muna tayo para makuha natin yung reaction at point E. Okay? So, moment, no? So, makuha natin is 225, no? Pounds doon sa point A natin, no? Kasi guys, no? Kung dito ka lang magsisimula, meron kang isa, dalawa, tatlo. Okay? So, apat yung given sa'yo dito, no? Para magkano ka ng summation, para malaman mo yung reaction, no? Mag-moment ka at point C. So, alam natin, no? Na 450, no? Layo niya, no? So, vertical, yung ano natin, yung distance natin, and horizontal yung force, then minus AY, no, pasalubong, no, positive, okay? So, magkasalubong sila, negative, AY, 8. And yung layo niya is 8 feet, okay? And nakuha natin is 225 pounds. Now, meron na tayong force dun. Ibig sabihin, nung nakuha na natin force dito, meron, malalaman na natin yung forces acting doon sa members natin, which is given na tayo ng isang force, no? Then, may dalawa tayong unknown. So, pwede na natin siyang kunin or pwede na tayong mag-summation ng forces. So, dito, meron tayong angle dito. Alam natin, no, na ang angle natin, distance natin is 4 feet and 4 feet din dito. And, ang angle natin dito is 45. Paano? So, simply, Pythagorean theorem lang and sa katawa, makuha natin is 45 degree. Okay? So, meron tayong sign, pwede na tayong mag-summation of forces, which is vertically, we have 225, no, acting dun sa point A minus dun sa FAD natin, no, which is sa vertical natin. So, vertical component dito acting dun sa ano natin. So, nagkaroon tayo pa ng assumption dito, guys, no, ng going to the point, no, going sa point A natin, which is FAD. So, FAD sine 45. Ganoon tayo, 45 degrees dito. Okay? And then, makukuha natin na FAD is 318.1981 pounds. Okay? So, nakuha tayo ng FAD. So, isa na yung nakuha natin, di ba? Sabi natin, meron tayong limang members. So, 1 dito, 2, 3, 4, 5. Okay? And reaction mo dito. No? So, meron tayong isa. Next is summation of forces natin na horizontal, no? Which is in X. So, FAB minus FAD cosine 45. Okay? So, summation of forces lang at X, no? Makakuha natin yon. So, FAB, no? To the right, no? Ito yung FAB, assumption natin siya, tension, no? Ito, guess, compression na. Kasi going to the point natin, which is yung reaction natin. So, yun yung assumption natin dito. Pero tumama siya, no? Since naging positive siya. So, compression talaga yon. Dito naman, no? FAB minus FAD cosine 45, no? Acting doon sa force natin. So, summation of forces na natin. So, lilipat na natin yan. So, FAB is equals to your 225 pounds. Okay? So, kasi nga FAB, no, the transfer mo yun, FAD, FAD, no, alam natin FAD times cosine 45. So, makuha natin is 225 pounds na tension. Okay? Next. So, tapos na tayo sa joint A. Yung next naman natin na pupuntahan, no, is, sa tingin nyo saan? Ito sa point B. So, ay, point B. Okay, point B. Kasi given tayo ng isa dito. No? Given tayo ng isa. So, pwede naman sa point B, guys. Unahin na lang natin yung sa point B natin. So, sa point B natin,
meron tayong forces, so alam natin yung FAB, no, acting dito. So FBC, so madali dito, no, na mag-joint na lang tayo agad, no, since meron na tayong FAB. So FAB natin, no, summation of forces at X. So alam natin ng FAB equals lang din sa FBC kasi nagka-counteract sila. So FBC natin is equal to 225 din, okay? And then vertically naman, no, so isa lang naman yan. So ang FBD natin is equals to 0. Ibig sabihin, ito yung isa nating 0 force member, okay? Yung FBD natin. So nakuha na natin yung ito sa part dito. Nakuha na natin yung part dito. Nakuha na din na yung part dito. So meron na lang tayong dalawa, no, na force na nag-act dito. Next is at joint D. So doon na tayo. Kasi nga, doon pala kanina, na sinabi ko kanina, guys, apat yung given natin, tapos isa lang yung ano natin, no? So kailangan natin ng isa pa, no? Kaya inuna natin yung joint B. So sa joint B natin, so acting, may act tayo dito, may force tayo nag-acting dito, which is yung force AD, no? Tapos FBD and FCD, then force natin dito. So gagawin na natin is summation of forces again. So summation of forces at X, no? So horizontally, FCD, yung FCD natin, FCD, so ito yon, FCD, positive kasi to the right siya, cosine 45, alam natin na 45 degrees yan yan, no? Yung kabilaan, plus FAD, no? Which is positive din, kuha na natin din dito, itong FAD na to, given na din tayo niyang kanina, minus 450, which is acting dito sa 450 natin to the left, no, negative. So lilipat lang natin yan. So hinahanap natin is yung FCD. So FCD, no, kung lilipat mo 450, so makita mo dito, no, so itong FCD ililipat mo to, so magiging negative yung FAD mo, no. So 450 lang yan, 450 minus yung FAD mo, FAD cosine 45, okay? So lalabas diyan is 318.1961 pounds, no, acting doon sa FCD natin. So meron na din tayo dito. So yun, no, nakuha na natin yung forces acting doon sa ayun natin sa joints natin, no. So kompleto na, no, ito yung FBC. So kung hinanap yung reaction, guys, pwede niyo din namang i-solve yung C na yun, no, yung reaction dito sa C. Nag ano lang tayo dito, nag tawag dito, moment, no, para magkaroon tayo ng isang ano, kasi dito hindi ka makakuha ng ano mo, ng members mo, which is apat kasi sila nag-a-act dito. Dito naman tatlo. Okay? So kaya nag moment tayo dito. So pwede rin kayo mag-moment dito sa C. No. So kung hinanap yung C, so hanapin niyo rin yung reaction ng C natin. Okay? Next na way, no, na pagsusolve ng structures natin or members, forces ng members, is the method of section. So method of section, analyzing the free body diagram, no, of the truss that contains two or more joints is called the method of sections. So principle, if the truss is in equilibrium, then any segment, no, of the truss is also in equilibrium. So it permits us to directly determine, no, the force in almost any members instead of proceeding to that member by joint-to-joint analysis. So mahirap kasi yung kunyari, may hinahanap pa sa members mo. So, kunyari, meron kang mga members dito, no? Members dito, members dito, nag-a-act ka dito, then may force ka ulit dito, members ka dito, mga ganyan, no? Hanggang dito. So, yung hinahanap lang sa'yo is yung part na to. No? Para mapadali ka, nagkakaroon tayo ng method of sections. Kung saan natin yung section, tapos may forces ka na applied doon, no? So cutting plane must not cut more than 3 members, no. So dapat limited na lang sa 3 members mo whose internal force are unknown, no. So same lang dito, guys, no, dun sa assumption natin ng method of joints, no. So same na din, so tension going to each other naman. So ang palabas niya tension 'yon. Then yung papasok niya naman is compression, okay? So tension, ito naman is compression, yung papasok. Okay? Tapos may nagka-counter act sa loob, no? Which is tension to tension, then compression to compression. Okay? So, same lang din yan. Same concept lang din yan dun sa method of joints. So, the method of section approach must also be used for cutting
or sectioning the members of a whole. Kaso, again, yung sabi kanina, dapat meron kang three unknowns, no? Doon sa structures natin. So, if the section passes through the truss and free body diagram of one of its two sections is drawn, the equation of equilibrium can be applied to the part to decide the member force in the cut section. Okay? So, since only three independent equilibrium equations, so, meron tayong summation of forces, no? X and Y, and then moment natin, no? From our point na mapipili natin. In general, passes through not more than three members in which the force are unknown. So, for example, using the truss segment natin dito sa figure and summing the moments about C would yield a direct solution na ng GF natin. So, hinahanap natin yung force natin at GF, no? So, ito, since FBC and FGC created zero moment about C. So, meron tayong DC and FBC. Okay? So, makita natin sa figure natin na hinati natin siya, no? Hinati natin siya. And meron tayong reaction or three unknowns, no? From our point C. Okay? Na-acting doon. So, also, FBC can be obtained directly by summing up moments about G. So, mamaya guys, alam ko magulo pa siya, but mamaya kapag may example tayo, dun yung maintindihan ko paano yung pag-method of section. So, finally, FGC can be identified in a vertical direction directly from a force summation. So, since no, yung GF natin or yung FGF natin and FBC have no vertical components, no? So, pwede tayong mag-summation of forces agad dito. So, as in the method joints, there are two ways can be decide the correct sense of unknown members force. So, kung sa method of joints natin, nag-start tayo sa isang point kung saan ang forces natin is tatlo and meron tayong given isa, the correct sense of unknown members can force can in many cases be determined by inspection. So, titingnan mo kung ano yung mga forces na nag-act dun sa method of joints mo and forces na nag-act dun sa FBD mo or sa pagkat mo ng diagram mo. Okay? So, always assume that the tensile force are the unknown member, no? Force at the cut, no? Portion pulling the matter, the member on. So, in doing so, the numerical solution of the equilibrium equations would yield positive scalar for tension members and negative scalar naman sa compressed members. So, dito, nagkakaroon talaga tayo ng negative, no? And doon natin malalaman kung negative or positive or compression or tension yung force members natin na nangyayari doon, okay? So, meron tayong example dito. So, determine the force in members E, F, and G, I. So, hinahanap natin is yung members natin, no? Yung force members natin ng G, I, ito, yung G, I dito, and yung E, F natin, which is yung E to F, okay? So, itong dalawang to, hinahanap natin siya. So, to clarify o makita natin yung forces acting sa diagram natin, idodraw muna natin yung entire, no, entire structures natin. So, meron tayong nag-act na BX dito, which is ito naman is fixed pin, no? So, meron tayong BX dito, ito, BX, and BY. And then, meron tayong J na nag-act dito, isa lang kasi it's a roller. So, free body diagram of the entire test is drawn. External force acting on this free body consists of applied loads and the reaction at B and J natin. So, we write the following equilibrium equations. So, makita natin dito saan tayo maghahati, di ba? Kung maghahati tayo, makita natin dito, no? Kasi hinanap natin EF and GI natin. Okay? So, kung kakaroon tayo ng paghahati dito, we could see, no, sa MBA natin, no? So, mali ba yung pagkakat ko? So, dito pala, and dito, no? So, para magkaroon tayo ng forces dito, acting sa forces natin. So, bago simulan yun, no? Find muna natin yung DX and DY natin. So, mamaya ako napapakita yun, no? So, BX and DY muna yung hanapin natin, no? At yung forces natin acting doon. So, simply, summation of moment natin sa point B, no? Point B, 0. So, makita natin na kung saan ang J natin is 33 kips. Ang kips niya, guys, ano yan na? Kilopound, no? Kasi ang 1 kip is equals to 1,000 pounds. Okay? So, yan, no? Mag-moment na tayo from B. So, kung nag-B tayo dito, okay? B tayo dito. So, negative, kasi positive counter. So, reaction to, it hit. So, same lang din ang moments nyo guys noon yung ginagawa nyo lagi sa pag-moment para makuha yung reaction at J.
And summation of forces natin dito sa EX, no? No? Summation of forces natin, which is 16 tips lang din naman yun, no? Yung EX natin. Kasi ito lang naman yung acting na horizontal. And then, summation of moment natin at chain, no? Or from point chain natin para makuha yung BY natin or yung positive natin na reaction from our BY sa point B natin. Now, meron na tayong forces acting dito, no? Alam na natin yung BX, BY, and J. Hanapin natin na yung EF and GI. So, kung makikita natin dito, guys, no? Kapag hinati natin no, ang method of section, so by method of section, itong section na to, no? Meron tayong given na E to the E. Ito. So, makikita natin dito. Hinati natin siya in two members, no? Na section. Kasi meron na tayong forces naman na nag-a-act dito sa F, E to F and E to G. Okay? So, first na gagawin natin is to magkaroon ng method of section dito sa N na to, sa N na cut na to. No? So, meron tayong forces dito na FEG and FEF. Okay? And meron tayong FDF dito. So, meron tayong tatlo na unknowns. No? No? Dito. Sa part na to. No? Kasi hinahanap natin is yung FEF, di ba? So, ang gagawin mo lang is summation of your forces vertically since meron ka ng mga forces acting dito sa section na to. So, ang EF natin is negative 5 kips, no? Negative 5 kips, which is 5,000 pounds, no? So, negative siya, magiging compression siya, okay? So, FEF natin is 5 kips lang, which is compression dito. So, nakuha na agad natin yung FEF natin by just summation of forces natin vertically, no? Na acting doon sa forces natin, no? Next is method of section naman natin dito sa GI kasi yun naman yung hinahanap natin, no? So GI meron tayong GI dito and FHI and FHJ, okay? So summation of forces lang vertically, I mean horizontally kasi meron man horizontal dito, meron man din horizontal dito. Okay? So horizontally lang, no? Mo-moment ka pala muna sa H mo. So from your point H para makuha yung FGI mo. Okay? So yun pala no, hindi ka naman pala mag-summation of moment since meron kang FHI dito na given. I mean ng force member. Okay? So summation of moment mo sa H, no? Kasi guys, no, nakakancel or zero yan kapag papunta yung force natin doon, no? Doon sa ano natin sa point natin. So, itong FHI na to, tsaka FHJ na yan, automatically zero. Ang ano mo lang, ang components mo lang is yung FGI, itong J na to, tsaka yung 16 kips na to. Okay? So, 33 kips, which is positive, kasi gumumit ka counterclockwise, so 33 kips, 8 kips, yung layo niya, and then negative naman, counteract dun sa K natin, which is yung 16 kips na to, 10 feet, yung layo yung dito, from dito to dito, so vertically, and then yung FGI naman is 10 feet, no? To the left, no? No? Pero, along siya naman, kaya positive yan. At makuha natin is FGI natin, which is 10.4 kips. Since negative to, compression yung, ano natin, yung FGI natin, okay? So, meron tayong activity ulit, no? Sinabi ko lang din to sa ibang ano sa ibang section, I mean pina-activity ko sa isang section. So ito determine the force member BC CF FE, no? So hanapin mo yung BC mo dito sa BC CF, tong CF na to, ito tsaka yung FE natin. Okay? So saan ka mag ano, saan ka mag summation of forces? So alam natin na meron tayong 800 pounds, 600 pounds, tsaka 600 pounds dito. So, yung forces natin dito, so meron tayong pin din dito. Okay? So, by just a method of, ano natin, method of section. So, dito guys, hindi mo na need siya hanapin yung reactions mo dito. Bakit? Kasi, pwede ka na makahanap agad ng hati dito, no? Na kung saan, meron na yung tatlong anons mo. And meron ka ng dalawang forces na given. Okay? So, kung hati natin siya, dito, wala ka namang forces dito, hanapin mo ba ito? So, hindi mo siya mahanap. Dito sa kabila, mahanap mo na agad siya. Yung 600 and 800 pounds natin. Okay? So, summation of forces lang natin, no?
at y. So makukuha natin yung sine 45 din, guys, ah. Same lang din yan, no? Kasi 4 feet to 4 feet dito. Okay? Magkaiba lang yan kapag mas mataas siya. Okay? Pag mas mataas yung length natin dito. So mag-iba yung angle, syempre. Yan. Pero si ito naman, same naman sila. So FCF, no? Itong FCF, FCF, FCF natin, no? Na ito, CF or FC, no? Sine 45, minus 600, which is ito, and ito. So ito lang kasi yung vertical forces mo. So makukuha na agad natin yung FCF natin, which is 1,978.8990 pounds, which is tension. Okay? So positive kasi siya yung lumabas sa atin. Okay? So tension, yun nangyari dito sa FCFC natin. Next is yung moment natin at C, point C. Kasi nga, dalawa yung unknowns natin dito. Pwede tayong mag-moment na kung saan para makuha natin yung isa or yung FE natin. So, for feet, so positive dito, to the right. No? I mean, to counterclockwise. So, along positive FE, which is FE, 4 feet, yung taas niya, and 800 pounds times 8 feet. No? Kasi nga, vertical naman to. And makuha natin yung FE natin, which is 800 pounds, which is tension. Then, kasi positive yung nakuha natin. Now, meron na tayong ito, meron na tayong ito. Yung isa na lang na hinahanap natin is yung sa BC. So, we could actually just summation of force moment natin at 0, o ay at F. So, pwede tayong mag-summation of natin dito sa F para makuha yung FE. So, guys, pwede rin kayong mag-summation of forces agad dito kung gusto nyo. Okay? So, same lang din yun. Same yung nilalabas doon. So, kung nag-moment ka dito sa C, no, FBC, 4 feet, no, to the, ano yan, clockwise. So, makakuha natin yung FBC, FBC dito, FBC, so 4 feet, no, minus 600 pounds, which is itong point na to, no, yung point na to, 600 pounds, times 4 feet, then minus 800 pounds and 8 feet. So, may forces ka. Ito naman acting dito, hindi mo makakuha, syempre, kasi nga, going ka dun sa point na yun. And makakuha mo is 2,200 pounds. Okay? So, nakuha na natin yung FCF, FE, and FBC natin. So, ganun lang, no? Ito namang frames and machine, guys. Same lang din siya sa summation of forces, moments, no? Kasi nagagamit natin siya sa mga frames natin and machines. So, frames that are often built to carry loads, no? Are typically fixed, entirely restricted structures as well, no? However, frames often involve at least one multi-force member, no, sa member applied natin sa three or more force member natin that are not usually directed along the members. So machines naman, no, designed for transmitting and manipulating forces and structures containing moving parts. So may gumagalaw tayo like your pulleys, no, yung mga ganun natin. So nagkaroon lang tayo ng combination, no. So meron tayong example dito kasi same lang din siya, guys, no, acting dun sa nangyayari sa structures natin. So, in the frame shown na members natin dito, which is yung ACE, no? Kaya nag-direct na ako dito, no? Kasi nga, example lang siya. Same din nangyayari sa kanya. Meron ka lang machines, which is itong, meron kang wheel dito, no? Nagagamit pa siya sa mga iba't ibang machines and ano mo, structures mo, which is yung combination lang. So, just a moment, summation of forces, yun lang yung ginagawa dito, no? So, sabi dito, determine the force link in DE, yung DE natin, inanap yung link sa DE natin, itong D to D, D to E, and components of the force exerted at C on the members B, C, D. Okay? So, sa point C daw, dapat alam natin yung forces natin, inanap na yung forces natin dito. So, simply, summation of forces lang in your AY, no, or your vertical, no, which is AY natin, mahanap natin na AY minus 480. So, dalawa lang naman eh, yung nagpo-force na nag-act sa'yo, yung ito, tsaka ito. So, makuha mo yung AY mo, no? And then yung moment natin, no? Makuha natin yung moment natin by summation of moment natin at point A. So, 480, no? 100 millimeters from your point A and B dun sa summation, sa moment natin at B. So, makuha natin yung B natin dito, which is 300 newtons. Same lang din yung gagawin nyo, guys, no? Para makuha yung AX mo or horizontal mo na nag-a-act dun sa pin mo dito sa taas sa point A mo, no? So AX, so na 300 newtons. Okay, now
no? Nahanap na natin A, Y, B, and AX natin, or yung forces natin acting at A and yung forces natin nag-a-act sa B. Now, hinanap natin is yung point, no, na kung saan meron tayong forces ng D dito, tsaka dito sa point C natin. Okay? So, hatiin natin siya. Now, we all know that 300 newtons na yung B natin dito, acting dito sa point B, and then meron tayong force na FDE. So, ito rin hinanap natin. Meron tayong force na CY and CX. CY and CX. Okay? So, ang forces na nag-act dito, just using of moment lang din. No? So, mag-moment ka at point C. So, magkaroon ka ng moment dito. No? So, FDE sine theta, sine your angle, no, which is to 250 mm plus, no, 300 newtons dun sa dito natin sa dito na part, no, yung sabi natin, and 80 millimeters, no, kasi yung taas niya, no, 300 newton, so narilito din ako, so 300 to times sa 300 newton. Okay, wait lang. So, sabi natin, so una is yung FDE, di ba ito? So, guys, no? So, FDE, makikita natin, force at DE natin, sine A times 250. So, pag-add mo lang to, itong distance na itong dalawang to, and then, meron kang 300 newtons na nag-a-act dito, which is 80 millimeters dito. Okay? So, ba't naging, dapat 60, di ba? Mali yata itong ano. Okay, so ito namang 480 yan to. Alam naman natin yung 480 na to is 100 meters from point C. Okay, so let's see kung may pagkakamali dito. Okay, so 160 kasi to, 80 millimeters from your point C. 160 60 millimeters. Wait lang. Ito kasi 160 from point A mo. So, ito naman from point 80 millimeters. Ito yung 80 millimeters eh. Diba? So, hindi sinabi kung siguro sa given, no? Na-miss na lang ata dito. Kasi, dito yan eh. From point C, no? Mag-moment ka dito. So, from point C, X, dapat positive, dapat 80 to. Siguro 80 to. Na ano lang to. Or 60. Na mali lang ng lagay. Okay? So, ito naman kasi guys. Ito, 80 over 150. So, ito yung angle mo. No? Yung A natin. No? Lalagay mo lang dyan. No? Yung 28.07 no? degrees. Doon sa theta natin. So, dito guys, di ko lang siya ma-sure. No? Siguro 60 siya. So, try nyo siya sa calculator nyo if 80 or 60. Baka typo lang to, no? And baka kuha natin yung FDE natin. Okay? Now, next is, ano natin? Summation of forces at X. So, summation of forces natin na X, no? Horizontal. So, makuha natin yung CX natin, no? Newton. Which is ito naman, guys, is compression, no? Compression yan, no? So, from the sign obtained from CX and CY, we conclude that the force components CX and CY exerted on the members ng BCD are directed respectively to the left up. And we have ito, yung dalawang to. So, summation of forces natin to at X, no? X and Y. So, makuha natin is 260 newton. Okay? So, kasi may forces ka dito, no? So, first na gagawin mo talaga is pag-moment, no? Para makuha mo isa, kahit isa sa kanila. No? And then, meron tayong summation of forces. No? So, tatlo lang ang palaging importante. Yung moment, yung forces, summation of forces. So, dalawa lang yun. Okay? So, makuha natin yung CX and CY natin. Okay? So, yun yung isang example sa machines and frames natin. So, meron tayong activity. So, the two planks, no, connected together with cable BC and a smooth spacer sa DE natin. So, determine the reaction of the smooth support ng AF natin. And also, find the force developed in the cable and spacer. So, sa cable natin dito and sa spacer natin dito. Okay? So, draw mo lang yung free body diagram natin. So, una is gawin mo is yung sa
plank ng AD natin. So, unahin mo sa plank AD natin, so sa mission of forces natin at A, no? Makukuha natin yung figure natin, equation natin dito. So, FBE 6 feet, no? Minus FBC 4 feet minus 100 pounds 2 feet. So, makukuha mo na FDE, no? By solving simultaneously, isusolve mo lang siya kasi meron kang equation dito from your A and F natin, no? So from your point A and FD, so summation of moments lang yan. And makukuha natin yung FDE, which is yung 140 pounds and FBC na 160 pounds, okay? And then using this result for Planck AD, makukuha natin no, no summation of moments natin, which is yung normal force na nag-act dun sa point A natin, which is 120 pounds, no? Kasi meron ka na na-solve na yung reactions, no? And forces natin ang acting dun sa FDE dito, tsaka yung forces natin at FBC. Okay? So, kasi given ka naman dito, so, i-substitute mo lang yan, no? Ilipat mo sa kabila, tapos yung ano na yun, yung equation na yun, ilalagay mo lang dito, no? Input mo siya dito. So, isang equation mo. So, either from moment ng A yun or moment ng F. Okay? And using this result for Planck AD, no? Makuha natin yung normal force natin at point A and then yung force natin at NF, no? Yung sa point F natin. So, summation of forces natin. Okay? So, yun lang siya. Actually, same lang din siya dun sa mga nangyari natin. Ito kasi, ano lang din naman siya, normal distribution, no? Or uniform distribution ng forces natin, parallel, no? So, meron ka lang forces dito nag-act na dalawa. Okay? Then, ito yung forces mo. So, importante yun sa pagdodraw natin ng free body diagram para maintindihan natin siya. No? So, ayun. No? So, yun yung lesson natin. No? So, method of section and method of joints dun sa mga trusses natin and frames and machines. So, kung may questions kayo about dito sa lesson natin, no? Don't hesitate to ask. And then, yun, no? Technical reports din gawin natin. By group pa rin yun. And then, same din yun sa quiz natin, no? Gawa kayo ng video or example kung saan nag-explain kayo ng isang, ang isang problem, no? Including method of joints or method of section. So, actually, medyo mahirap yung ito. But, kung papractice mo lang talaga siya, no? May mga sample problems naman tayo sa module natin. So, ayun. Okay? Okay, so yun, no? Yun lang naman. So thank you for listening, guys. No? I hope na may natutunan kayo dito. And ito yung kasi yung second to the last natin na module. So next lesson, last module na natin yan. No? So prepare lang din kayo for long quiz and exam natin. So wait for that announcements na lang. Okay? Thank you for watching and bye-bye.